Narito na ang pambat sa pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano mo kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Maulang season to everyone! Pero hindi niyan mapapadapa ang ating energy. Kaya sumainyong halakhakan at sumaakin din. Ako ang iyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Noong pandemya, mayroong naging biyaya. Sa kanto ng isang barangay, may pantry na nagbukas. Makakakita ng pag-asa at malasakit sa bawat oras. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ayon sa pangangailangan. Yan daw ang kanilang tagline sa isang community pantry na pag-asa ang naibibigay. Kaya naman nang dumating ang bagyong Karina, ang bayanihan sa mga Noypi hindi nawala. Panibagong pakulo para sa madla. Incredible, di ba? Presenting the Floating Pantry. Dumayo ako papuntang Bulacan. Doon ko natagpuan ang isang bayan na puno ng pagtutulungan. Hello, Galogs! Tuloy po kayo sa munti naming opisina. Pinangunahan daw ito ng kanilang konsehala, ang Floating Pantry na puno ng pag-asa. May bigas, gulay at isda para sa mga kababayan nating hindi makalabas dahil stranded sa baha. Oh, di ba? Actually, the Floating Pantry is nag-start siya when I was in way back SK Chairman pa, last 2023. So ginawa namin siya before when I was SK Chairperson of this barangay. So ngayon, inulit lang namin siya. So before, actually, kami ay naging part din ng award ng Outstanding SK of the Philippines, which aiming for a sustainable development goals, ideas, and platforms. Noong nakaraang taon din daw, ay kanila itong ginawa. Kaya naman ngayon na kinakailangan na madla, aba, todo rescue, si konsehala. Oh, bongga! Kahit hanggang liig ang lalim, talaga namang hindi sila papapigil, makapag-abot lang ng pagkain at makatulong dahil yon ang kanilang layunin. Real life Darna Yarn. Bale, this year ang naging projects namin for this time of calamity is first yung pagre-rescue dahil sobrang bilis lang nung nangyari, like nung gabi hindi pa ganun kabaha, then pagising mo baha na lahat. So alam mo yon, antule nung nangyaring facing, so we started to rescue siguro mga 8 AM in the morning, nagre-rescue na kami, then onwards na yon. Bago raw siya maging konsehala, naging SK chairperson din daw siya ng kanilang lugar. Kaya naman noon pa man, lagi raw siyang handa magbigay ng tulong para sa ikabubuti ng bayan at ng kanyang kapwa. Winner! Ang lola mo! Payo niya raw sa kanyang kapwa opisyal, tingnan at suriin daw mabuti muna ang sitwasyon bago sila tuluyang umaksyon. Masaya po siya sa puso dahil in the end of the day, sa volunteerism naman nag-i-start ang lahat. So pag tayo po ay naging isang volunteer, andun yung mga puso, yung sa ginagawa natin na kahit anumang kapalit. And we are aiming na sana mas madami pa yung mga tao na gumawa ng ganitong proyekto. Ang Floating Pantry na ito ay simbolo ng tunay na malasakit. Isang pagtutulungan na may layuning makamit. Yun ay makapagbigay ng pag-asa at saya sa simpleng paraan man na bukal sa puso at bulsa. Logalogs, isa ka rin ba sa mga nakikisabay kapag nakikita sila sa mga mall, school at barangay? Sino bang hindi kapag nakita na ang kanilang mga sayaw na pati ikaw ay mapapagiling? Sumba raw ang kanilang sinasayaw na sa bawat kantay punong-puno ng galaw kasabay daw ng malalaking hakbang, nakakapagbawas daw ito ng timbang. Aba, need ko yata ito, masubukan nga. Ang kanilang mga damit ay iba-iba, mayroong makukulay na talagang maaakit ka sa gandang taglay. Shining, shimmering, splendid, yarn.
Isa na rito si Mami na naingganyo sa Zumba sumali. Bawat Zumba, kahit malayo ay pinupuntahan. Basta siya ay mag-enjoy at maging maayos ang kalusugan. Sige nga Mami, ataw! Meet Mami Belinda, ang Zumba Queen ng Marilao, Bulacan. Para sa kanya, iba raw ang hatid ng Zumba dahil ito raw ang nagpapalakas sa kanya sa resistensya. Una, nag-jogging-jogging lang muna ako doon sa may C5 kasi taga Valenzuela talaga kami. Nalipat lang kami dito nung nakakuha yung anak ko dito. Jogging-jogging lang ako doon tapos nadaanan ko yung may nagsusumba, nakikisumba-sumba ako hanggang ano na, pag tuwing may sumba doon, nakikisumba ako. Mayroon daw siyang iba't ibang koleksyon. From head to toe, aba, iba ang kanyang fashion. Kaya naman sa gitna ng sayawan, talaga namang siya ang pinagtitinginan. Aba, bongga kanay! Pinagagawa ko, binibili ko sa divisorya ng ano, ng Periyar Datas. Pinatatahi ko dyan sa mananahe dyan sa may tapat namin. Kaya naman hindi na namin ito pinalagpas. Amin siyang sinamahan sa kanyang Zumba. At talaga namang si Mami Belinda ay nagpakingit ang gilas. Sige Mami, ikilig mo! Matapos ang masayang sayawan, awarding of winners naman daw ang dapat abangan. Suki na raw dito si Mami mula sa kanyang sayaw at mga damit na catchy. Talaga namang sure ball. Ang corona ay kanyang maiuwi. Number 5! Stay ka dyan, mother! Marami na raw siyang napanalunan pero para sa kanya, iba raw ang kasiyahan. Basta healthy ang kanyang kalagayan. Malaki kasi yung bang masigla ang katawan mo. Tapos yung gigising ka sa umaga, parang excited ka, ay may sumba na naman. Hanggat sasabihin na nga ng asawa ko, oh, ba't hindi ka na lang doon tumira sa sumbahan? Bukod daw sa mga gantimpala, sa Zumba raw ay marami siyang nakikilala, nagiging kaibigan at nagiging kasangga magpakailanman. Magsumba na po kayo, masaya sa Zumba. Andun na yung maritisan. Basta masaya po, magsumba na po kayo para hindi naman tayo sabi bakit daw nagsusumba kasi hindi naman daw pupapayat. Hindi naman sa pagpapayat, para naging maging healthy ka lang. Sa dance floor, siya ang bet ng madla. Mayroon siyang outfit na kakaiba at aura na puno ng sigla. Kaya hindi makakaila, siya ang tunay na reyna. Kaya naman Mami Belinda, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsusumba. Sa iyong edad, ikaw ay magsisilbing larawan ng ligaya. Oh, patikim pa lang yan ang mga dapat ninyong abangan. Kaya pumwesto na ng pangmatagalan dahil susunod na ang mga kwentong pangmalakasan. Boom! 3 points! With shoot pa ng nakatalikod! Nakasmaka sa Kuradjia! Agoy, kinawang court ang sala. Yung TV, mga te, nakaka-nervous, ha? Tumataginting na 7 million lang naman ang views ng Bata Batuta, Basketbolerong Overload sa Cute! Hello, Ralph! Meet Harvey, ang 3-year-old MVP with his loving and supportive mommy and daddy. Dati kasi, pag may laro siya, yung papa niya, pag ano, sinasama niya, pinapasama ko naman, tapos binibihisan ko pa siya ng naka-jersey. Yung pang-player talaga, kasi yun yung gusto niya, yung naka-jersey siya.
Tapos pag nasa court siya, nakananonood talaga siya, o kaya gusto niya may dala siyang bola, nagdi-dribble siya sa court. Tapos kung ano yung mga ginagawa nung mga napapanood niya, minsan ginagawa niya dito sa bahay. Parang na-apply niya sa sarili niya, pinapanood niya lang, hindi pa siya tinuturuan na yung tinitraining. Tambayan ng court at best friend ng bola, bit-bit pa ang sariling ring, eksahirada! Iyak yan pag di ko isama. Pag alis ang una, papa sa kapunta, lalaman niya ang basketball, lalo pag maglalaro ako, playing coach kasi ako, coach, playing coach. Iyak siya. Kailangan, pag ano, sasama siya. Kahit nga minsan umuulan, pinapasundo pa ako ng boss ko rito. Boss, diyan umuulan. Papasundo kita dyan. Matik yun. Kasi favorite din nila yan. Kayang makipagsabayan kila kuya. Aba, gumigit na. At napito ka pa, ha? Three. Yes, sir! Go, Harvey! Go, Harvey! Tuwing liga, ang mulinggit din ay may pa-jersey. Isang gabundok na ang inabot. Dami na. Show us your fit, Harvey! Wow! Angas! Ni MVP! Sinong mama mo, Harvey? Wala! Yung ring. Ano raw? Bukod sa galing mag-shoot at mag-dribble, alam mo bang kabisado na niya ang technical foul sa basketball? Kahit bumabagyo ay tuloy ang ensayo ko no. Naging bonding na nga rin daw nila ito. Ang ano, basketball o agawang buko? Bukod sa bola, eh marami raw siyang hilig. Tapos, basketball, badminton. Wow, ang dami! Whatever man ang dream ni Bagets, eh all-out support naman daw ang kanyang mga parents. Susuportahan natin kasi pangarap ko rin yun eh. Hindi parang siya natutupad ng pangarap ko. Ako, gusto ko lang makapagtapos siya tapos kung ano nang gusto niyang gawin. So, kasi buhay niya naman yan eh. Nandito lang kami nakasupport sa kanya kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya. Basta gusto ko lang makapagtapos siya tapos mag-focus. Kahit naglalaro siya ng basketball, basta mag-aral lang siyang mabuti. Yun na. Tatlong taon man at kapiranggot ang laki. Kitang-kita ang galing at kumpiyansa ni Harvey. Sumut man at makapuntos. O minsan ay dumaplis ang tira. Di may kukumpara. Ikaw ang legit bulilit MVP ng madla. Kung bored ka na sa bahay at god pa ng humayahay, abay bumango na sa pagkakahilata. Gora na sa Bake BPH na sa Pasay City makikita. Kung tip mo ng kakaibang experience, bagay na bagay itong Bake BPH. Mapabarkada, jowa o family bonding, tsak magiging bet ninyo ang baking. BPH started when we launched way back in November of 2020. We are actually the first baking studio here in the Philippines setting up the stage to introduce the DIY or the do-it-yourself baking to Filipinos. Bake BPH makes it easy for beginners to bake like a pro even with zero experience. So we provide all the ingredients and tools and also we provide easy to follow instructions na accessible through our iPad that will be given to our customers. So yeah. At syempre, ang Team Logan hindi nagpahuli. Sinubukan namin yarn ng buong family. Kakampi ko lang naman itong guwapings kung sana si Curry. Gina G kaming nagbake without any worries. Hindi naman magpapakabog ang aking pretty na daughter na si Colleen with my Mrs. Lois na very supportive mother. And right now, I have my entire family here. Ayan, si Lois, my wife. And then my daughter here, Colleen. And my son here, Curry. My junior, Mark Logan Jr. So malamang sa malamang, eh kami ang manalo dito sa contest na to. Diba anak? Ha? Ha? Dito may magpapatalo. Ano ba yung sa inyo? Unicorn. Sa amin ay unicorn. Sa amin ay mermaid. Bahala na kung anong labas.
We're gonna win. Don't worry, we're gonna win. And then... Okay. Ready na rin ba kayo? Yeah, we have them here. So what shall we do next? So mix. 20 minutes daw po ang binigay doon sa ating para ma-bake yung aming creation dito. So what can you say, Ana? You're gonna lose. Is it taste good? I think. You think? Master Daddy! Yeah, I'm doing it now. You're making me taranta. Sige, son. Ituloy mo lang ang iyong kakulitan. Mukhang dyan lang kasi tayo mananalo sa ating kalaban. Hello, Galogs. Okay. Ngayon naman ay nasa frosting na kami. Yan. Let's go. Okay. Let's go. Start. Wow! Master Dad, you're yeah, yeah, yeah. Ang bongga naman itong mag-ina, mukhang hindi man lang pinagpapawisan ha. Hanep, kaya natin to anak. Mukha namang may kinapupuntahan ang ating balak. Kaunting mekus-mekus lang yarn, hindi naman na papalpak. Anak, may pasilip-silip ka pa dyan. Baka makita ni Ate Kulin at ng mommy ang iyong pabelat-belat. At syempre, sa dulo, kaming olang panalo. Tay na nga lang at makasumakit pa ang aming ulo. Ang mahalagay winner ang aming experience at overload ang happiness. No doubt kung bakit maraming nagtutungo rito. Very enjoyable ang ganap at buong senaryo. Kamusta experience mo, anak? It's so fun and it's a nice mother and daughter family bonding. Ang saya gawin. Nag-enjoy ka? Super. How about you, Carrie? Na-enjoy ako super. Super, na-enjoy ka, ate also. Iniimbitahan namin lahat ng pamilya dyan na dito kayo mag-bonding dahil napakasaya po dito. Yay! Sa Bake BPH. Iba pa rin kapag may quality time with your family. For sure, you will definitely live happily. Hanap na bonding na never nyo pang na-testing. Gaya ng baking na mapapausal ka ng amazing! Masarap lumapang, lafang. Masarap din humilata, magdamag, at gumapang, gapang. Pero pag over na, dapat daw ay gumalaw, galaw, para di past ang pagtanda. Heavy wow! Kaya para iwas buryo at init ang ulo, samahan nyo kung igalaw ang buto-buto. Pero iba to, di typical na exercise logalogs. Kaya let's Gina! At together, mag-talbogalogs! Dito sa Fit Bounce PH, kakaiba ang mga sapatos. Parang mga mata ang takong, kasyokot! Fit boots daw ang tawag dito para relax ang binti at paa. Kaya kahit tumalun-talun ka, magaan ang feeling. Oh, diba? Wow! Parang Cinderella. Kakayanin ko kaya? Well, sa umpisa lang naman daw ang hirap sa paggamit. Oh, tingnan mo. Ha? Oh, ha? Diba? Tito Dance. Di ako natatakot kasi may sasalo sa akin.
kaya nang gumalaw-galaw at sumayaw ng bongga. Hey people, stop and look! Galaw-galaw para di ma-stroke. If you think style na may bulok, think again and take a look. Style mong nagbumukmok, yan ang style na bulok. Galaw-galaw para di ma-stroke. Galaw-galaw para di matigok. Galaw-galaw, sabay singaw. Galaw-galaw, sabay hasaw. Galaw-galaw, sabay singaw. Galaw-galaw, sabay hasaw. Enjoy! Parang trampoline lang ang feels. Feeling bata with my bouncing high heels. Eto na ba yon? Manik-mane. Kaya pang ihataw o mag-ala zombie. Tamang swimming lang. May pa-backstroke pa. Tulog break. Aba, bumalik pang talaga. Pero ayun na nga lang. Mukhang paiyak na. Oh. Diba? Yan ang hataw. Keep up mga utaw. Oh, asin! Sa ilang minuto lang eh, ilang litro lang napiga. Grabbing workout! Enjoy kahit habol sa hininga! I highly recommend para sa inyo pong all ages kasi eh, no? So may bata, may Gen Z, may senior citizen na pwede po makilahok dito. Napakasarap nila from head to toe ay na-exercise ang full system ng inyong body. Ay, sarap. Konting minuto lang, 10 minutes, enough na para tumagaktak ang inyong pawis. So, try nyo po. Mainam nga naman ang ganitong workout para sa all. Thunders, kamano, bagets, pasok dito. Yan ang sure ball. It's actually for all fitness levels. From kahit nga bata, meron kami mga bata, siguro from 6 years old, at least yung marunong ng coordination and balance, up to senior, siguro what, let's say 70 plus. And then, regarding sa weight, that's why I normally ask weight before they join in, pwedeng 200 pataas yung weight. So technically, it's for everybody. Huwag naman daw mag-alala, dahil ang mga fit boots ay di dagdag pahirap, ha? Bawas bigat pangaraw ng katawan para di masakit sa binti kahit tumanong-talon ka. Kung titignan mo parang nakakatakot, but when you try it, sobrang ano lang pala siya, relax lang, and then nai-enjoy mo siya while having your workout. So, alam mo yung, kasi the more we enjoy our workout, the more siya effective. Una talaga, nag-hesitate ako sa alam ni coach yan. Sabi ko, pwede ba yan sa matatanda? Kasi I consider myself na talagang matanda with asasakit pa talaga. Kasi may condition ko talaga. At saka may lumbar spondylosis pa ako. Pero siya kasi, yung fit bands kasi, yung parang gumagaan yung katawan mo. So I'm so happy po na nasali po ako dito sa fit bands na ito. So nakita namin yung fit bounce sa internet. So, kasi maraming benefits ang fit bounce eh. So, high intensity exercise, maganda sa puso, maganda sa lungs, maganda sa tuhod, maganda sa balance, maganda sa core. So, kaya gusto namin tong fit bounce. Tsaka pawis ng pawis ka eh. Maganda eh. Tsaka sa lifestyle medicine kasi sa pillars, exercise talaga is recommended para maprolong ang buhay tsaka maging healthy. I do believe talaga in love at first sight. Kasi when I first try it, na-in-love na talaga, na-hook na ako. Kasi parang as instructor din ng Zumba, it's something new for me. Naramdaman ko yung, alam mo yung feeling na nag-workout ako pero yung relax yung tuhod ko. Maraming benefits ang Rebound Fitness. First, weight loss. Talagang weight loss. Kasi ako, yun ang na-experience ko, weight loss siya. Mabilis siya. It increases the bone density. Aside from very fun nga, strengthen your muscle then. Yung cardiovascular, also the endurance, it increases your endurance. Yung core stability mo, and coordination, balance, madami siyang benefits eh. But those are the top benefits na you can get it, na mapifeel mo agad just by trying the Rebound Fitness. After workout eh, ramdam mo ang gaan. Iba rin pag gumalaw-galaw ka. Ang sarap sa pakiramdam. I'm inviting everyone to try our Fit Bounce class every Sunday, Full Out Studios in San Juan, 10 o'clock. You can contact 0962-528-1226 or you can check our Instagram and Facebook at Fit and Fierce Bounce PH. Kaya sa mga teens,
tenders at mga timbahay, igalaw-galaw ang puto-muto para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Nakapagod, pero sulit. Exercise talaga, yan. Binahalang sangkalawakan, abay nagumapaw pa rin ang Noy P sa kalokohan. Gina G sa gimmick na out of the box ang atake. Kahit anong level pa yan, mas malakas pa rin ang andar. Este, ang kanilang diskarte. Imbis na kape, ang pampainit sa sikmura, abay sa gitna pa ng baha, tumoba. Eto nga si kuya, mukhang nautusan lang bumili ng suka. Diyos me, napatagay pabigla. Ba't dyan ka kasi dumaan, kuya? Wala ka, tuloy ka wala. Ala, mamili ka kung baso o atraso. May inuman session din kila ate. Feel na feel ang pag-refill sa pichel. Kahit gabiwang pa ang baha, walang makaka-pigel. O loko, abutan nyo na ng yelo yan si ate. At baka tubig baha ang itagay niya sa inyo, pare. Hindi naman papakabog sa lakas ng trip itong magbabarkada. Abay, baha ang ginawang kama. Say hello later to Alipunga. Iba naman ang diskarte nitong magtotropa. Gumawa ng DIY na bangka. Luko, very tuwang-tuwa. Yung lalaking naghahatak. Mukhang ang muscles, batak na batak. Friendship over kapag hindi nyo siya pinasabak. Ba't niya naman hinayaang malaglag eh? Diyos ko, muntik na maging kwento si ante. Magiging main character talaga yan. Hina-highblood niyo. Diyos me. Mukhang ngayon lang nakapag-outing o. Oh. Sulit na sulit ang freeway baha sa mga loko. Denma sa kulay ng tubig na malachoko. Basta magpo-floating sila, rito. Nakaka-amaze talaga itong mga Noy P. Nakukuha pa rin humanap ng way para sumaya sa gitna ng calamity. Huwag lang kalimutang unahin ang kalusugan. Di pwedeng puro happy-happy lang. In short, maligo ka pagkaraan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento. Narito na ang pambansang pantanggalumay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay. Tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Ni Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? Ni Mark Logan na yan. Saan ka terbang kwentong kwela, hatid niya nagbalita. Tatlong dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong weta at malulutong pamasa ng iyak na hatid mo bubusong. Balita na papanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan! Manhagal lumay sa telebisyon. Ano mo kwento mo? Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? Mark Logan na yan. Gusto mong mapanoon? Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. Ano mo kwento mo? Mark Logan na yan. Saan ka man naroon? Mark Logan na yan. Gusto mong mapanoon? Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan. I-Mark Logan na yan.